It is not a human right to stand my fire while breaking nations dream. Open up our eyes so blind that we might find the mercy for the missing. Hello guys, maayong adlaw sa inyong tanan diha sa taga Visayas ug Mindanao, and then magandang araw sa inyo diyan mga taga Luzon. Meron na naman tayong customer. Ang kanyang unit is Suzuki Multicab van, rear engine, F6A, automatic. Ang concern ng may-ari nito is overheat issue. So, ito guys, ginawa ko na nag-bleed na. Ang nagawa ko nito is nag-bleed na ako sa doon sa banda sa makina. And then tumataas pa rin yung temperature niya. So, ang next ko naman gagawin nito guys is ibababa natin tong radiator para ma-check natin kung hindi babarado ang radiator. So, ganito lang muna ang gagawin natin guys pag overheat issue. So, hindi naman siya ganong kalakas magbuga dito ng tubig. So, titingnan lang muna natin kung hindi babarado ang kanyang radiator. So, ang radiator nito guys is na-overhaul na to kasi kung nakikita nyo, ayan, meron na siyang mighty gasket. So, check lang muna natin kung hindi babarado ang radiator. So, tatanggalin ko muna ang radiator guys. So, ayan guys, natanggalan natin ang radiator. So, sa nakikita nyo guys, ito yung connection ng radiator fan. So, automatic na siya guys na pag-unang susi is andar na yung radiator fan. So, tatanggalin ko lang muna itong jumper wire na kinabit nila. Tanggalin natin to. And then, ito nga pala yung thermo switch nya guys. So guys, tatanggalin ko muna to para matest natin itong radiator kung barado ba o hindi. So ayan guys, natanggalan natin yung jumper ng wire para sa ating radiator fan. So ititest na natin to guys kung hindi ba siya barado. And then guys, sa mga concern kung paano ba ibalik sa dati na hindi nakarikta yung radiator fan, so gagawa din ako ng tutorial video nito guys regarding sa pagkabit nito, pag-install ng wiring nito sa radiator fan para ibalik natin siya sa original na setting. So ito guys, since overheat issue lang naman ang concern ng may-ari nito, so hindi ko na siya ibabalik sa kanyang original setting. Ang aayusin ko lang nito is ang overheat issue ng makina. So ititest natin to guys kung hindi babarado ang radiator na to. So ayan guys, testing natin kung hindi babarado ang radiator. Ayan, sa nakikita nyo guys, barado siya. So, huwag natin i-overhaul ko. Check natin ulit. So, ayan, kapakita ko sa inyo. Buho siya, and then, ayan, sobrang tagal bumaba ng tubig guys. So, ibig sabihin nito guys, ayan, may natitira pa. Ibig sabihin nito guys, is barado ang kanyang radiator. So, try muna natin itong i-overhaul guys. Kung masusolve na natin ang overheat issue ng makina ng F6A rear engine na multi-cab van type. So, ayan guys, sa pag-overhaul ng radiator, ang first step na gagawin natin is tatanggalin natin itong kanyang radiator fan. So ayan, natanggalan natin. And then ibabalik ko lang itong kanyang bolt para hindi ma-misplace. So ayan, natanggalan natin. Lipat ko lang yung camera natin guys kasi medyo hindi klaro. So ayan guys, sa pag-overhaul ng
radiator is need nyo ng flat screw kasi naka-press lang naman to dito. So kailangan lang natin tong ibuka. So kailangan natin yung maninipis na flat screw. So ito muna yung gagamitin ko, yung pangkuskus. Medyo matigas siya, guys. So hahanap muna ako ng flat screw na manipis. So ito ang gagamitin ko, guys. Improvised na flat screw to, guys. Manipis na yung dulo niya. So ibubuka lang natin to. So ayan, guys, natanggalan natin din sobrang kalawang. So lapit lang natin ng konti ang camera. So sa nakikita nyo, ayan, meron na siyang mga nakabara. So kukuha lang tayo ng manipis na steel plate nito, guys, para matanggal natin tong kanyang nakabara sa tube ng radiator. So kung may mahanap kayong dipstick ng makina, guys, yun, pwede yun, maganda yun kasi asero siya. So hahanap muna ako ng pangsuksok nito, guys, para matanggal natin tong nakabara sa tube ng radiator. So guys, may nagawa na akong pantusok ng tube sa radiator na barado na. So ito, guys, is ordinary steel plate lang ito, pero mas maganda, guys, kung may mahanap kayong kagaya nito, dipstick ito ng aking unit na Suzuki multi-cabler engine. Pero ang problema lang niya, guys, is hindi siya aabot. Ayan, kasi maikli lang siya. Maganda kung makahanap kayo ng mahaba, kasi maganda kasi ito, guys, kasi asero siya. Pag halimbawa matigas yung pagkakabara niya, kahit pwersahin nyo, hindi siya na tawag nito sa Tagalog, hindi siya nayuyupi, guys. Hindi tulad nito, ordinary na steel plate na kapag pwipersahin nyo siya is nayuyupi. So simple lang naman ang pag-overhaul nito, guys. Maganda is mayroon kayong hose to na may konting flow na tubig, para pag isuksok na natin to is yung dumi is madali lang siyang mapupunta sa baba. So kagaya nito, guys, medyo matigas pa siya. So try ko lang ito munang dipstick. Ayan. Mas maganda talaga to, guys, kasi manipis siya compared dito. So maghahanap pa siguro ako ng medyo manipis kasi mataba siya, makapal. Hindi siya papasok sa butas ng tube ng radiator. So ito lang muna ang tatagain ko. So guys, nagawan ko na ito ng paraan. Ang ginawa ko, guys, is grinder lang ginamit ko para maging manipis siya, para mapasok ito sa tube ng radiator. So ganito lang, guys, ang pag-overhaul ng radiator. So dapat, guys, timing lang yung pagtusok natin sa tube para hindi mabutas yung tube na tutusukin natin. So ayan, sabi sabihin ito, guys, is nandito na yung tinusok natin po stick. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, maganda talaga yung dipstick ng makina kasi hindi siya nayuyupi, guys, pag pwipersahin mo siya.
hindi tulad ng ordinary na steel plate na nayuyupi siya. Sa nakikita nyo sa video, nagkakaroon na kayo ng idea kung paano i-overhaul ang radiator. So ito guys, hanggang dito na lang, hindi ko na lang ipapakita sa buong video sa pagtusok dito kasi medyo mahirap guys, kailangan ng may tagahawak. So yun lang guys, abangan nyo sa next video ang pagkakabitin ko. So guys, tapos ko na siyang linisan, so pwede na nating ibalik itong kanyang cover at syempre itong radiator hose niya. Ayan, malinis na rin siya. I-on lang natin yung ilaw ng camera para makita natin. So ayan, ayan. So guys, ibabalik ko lang muna sa pagtakip itong kanyang cover ng radiator. So guys, ganyan lang ang pag-DIY ng pag-overhaul ng radiator. Sana may natutunan kayo at may napulot kayong idea sa pag-overhaul ng radiator. So yun lang guys. Maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. At ingat po tayong lahat. And God bless po sa ating lahat.